Mga Gamecock bloodline sa Pilipinas. Pagdating sa panlaban na manok, may mga taong nagsasabi na ang tagumpay ay nakasalalay sa tibay at lakas ng iyong alaga. Totoo nga yun, pero kung gusto mo pang tumaas ang posibilidad ng pagkapanalo, tingnang mabuti ang linya da ng iyong Gamecock. Malaking bagay na mayroon kang mga alaga ka na galing sa kilalang bloodline na pwede mong isabak sa laban. Alam mo ba na may mga Gamecock bloodlines na kilala na para sa kanilang mga kakayanan pagdating sa labanan? Ang mga Gamecock bloodlines na ito ay may kanya-kanyang kakayanan na hindi makikita sa iba. Kung interesado kang mag-alaga ng mga panabong na manok, suriin mabuti ang mga kilalang Gamecock bloodlines sa Pilipinas. Ang mga Gamecock bloodlines na ito ay matagal nang tinatangkilik ng mga breeder sa bansa at may track record na pagdating sa panalo. Tulad ng mga roundhead na bloodline, ang roundhead ay mayroong binti na kulay dilaw o puti, at may pula o pale yellow na hackle. Kapag nakatayo, ang mga roundhead ay medium to high ang taas at kadalasang may timbang na 2 to 2.4 na kilo. Kilala ang roundhead bilang mga agresibong flyers na may kahangahangang cutting ability. Higit sa lahat, sila ay weaver at madaling nakakaiwas sa kanilang kalaban. Kaya minsan, ring general, ang tawag sa mga Gamecock na ito. Madaming debate ukol sa pinagmula ng mga roundhead Gamecock. May mga nagsasabi na ang mga roundhead ay bunga ng mga Oriental American crosses. Sa lahat ng mga uri ng roundheads, ang pinakasikat ay ang lazy roundhead. Pero pwede mo rin isabak sa laban ang ibang roundheads tulad ng Bruners, Sheltons, at Boston. Tandaan lamang na kailangan ng kaunting pagbabantay pagdating sa conditioning ng mga roundhead dahil mabilis silang mag-mature. Suriin ang mabuti ang kanilang build para malaman ka agad if handa na silang lumaban o hindi. Ang iba ay gustong-gusto ang mga sweater. Ang mga sweater ay may dilaw na binti, red-breasted na dibdib, at mahabang balahibo, lalo na sa buntot. Ang mga sweater ay isa sa mga pinakakinatatakutang Gamecock bloodlines. Malakas ang mga sweater, at kapag isinabak sila sa labanan ay walang humpay ang kanilang mga atake sa kalaban. Kumpara sa ibang bloodline, ang mga sweater ay kilalang submission expert. Kaya nilang umatake sa ere at ibaba ang kanilang expertise ay ang pag-atake sa kalaban hanggang sila ay sumuko. Mga Claret Gamecock, isa ito sa mga best Gamecock bloodline sa Pilipinas dahil kaya nilang makipagsabayan sa kanilang mga kalaban. Makikilala ang mga Claret sa kanilang itsura, diretso o straight combs, mga black breasted ang katawan, may balahibo na kasimpulan ng alak, maputi ang binti, na ang pakpak at buntot ay may puting streaks. Pwedeng-pwedeng ilaban ang mga Claret dahil sila ay agresibo at may bilis, accuracy, at matalino pagdating sa labanan. May discard sa pag-etake, sila ay mga hard-hitting stroke na pwedeng magpatumba sa kalaban. Mga Hatches Gamecock, ang Hatch bloodline na ito na nanggaling ba sa Estados Unidos ang isa sa mga pinakakilalang Gamefowl bloodlines. Madaming kilalang breeds ng Hatch, at pinipili ang mga ito dahil sila ay mabilis, malakas umatake, mataas lumipad, at matalas ang utak pagdating sa laban. Mga aggressive at fighter na uri ng manok, minsan sila ay man-heater. Ang mga popular Hatch ngayon ay tulad ng Gelmore Hatch, McLean Hatch, Blueface Hatch, Liper Hatch, Melsim Block Hatch, at Yellow-Legged Hatch. Disclaimer lamang po, ang mga Gamecock bloodline na aking nabanggit ay iilan lamang. Madami pang Gamecock bloodlines dito sa Pilipinas na may kanya-kanyang kakayanan sa bawat laban. Kung baguhan ka pa lang sa mundo ng cockfighting at kailangan mo ng kaunting tulong kung paano mag-identify ng Gamecock bloodlines dito sa Pilipinas, magtanong lamang sa eksperto. Pwede silang tumulong sa iyo sa pagkilatis ng mga Gamecock bloodlines na akma para sa iyo. Bukod sa pananaliksik tungkol sa Gamecock bloodline na kayang magdala ng panalo, siguraduhin may kaalaman ka rin tungkol sa mga pangangailangan nila. Dahil iba-iba ang bloodline ng mga Gamecock, iba-iba rin ang kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, importanteng alamin ang nararapat na pagkain na magbibigay sa kanila ng nutrisyon at mga gamot at bakuna na magpoprotekta sa kanila laban sa sakit. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking topic. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa aking susunod na video. Salamat and God bless all.